RG Guitars has been in the Philippines for 35 years. At sa mahabang existence nila, iba-iba talaga yung sentiments ng mga tao pagdating sa mga gitara nila. And I think that's normal. Pero if there's one guitar that a lot of people remember that RG really did well, it's their rendition of the Les Paul. The Blues Breaker. And it's back. Ako si Pax, and let's check out this guitar. So I never had a Blues Breaker noong bata ako, pero I hear a lot of testimonies na sobrang coveted ng early 2000s lineup nito. For some reason, they stopped making these, kaya ang dami nagko-comment sa YouTube ko na they should bring this back. Well, now it's back, and with modern appointments. So this year, may dalawang model sila. Isang humbucker loaded, the Deluxe. At isang P90 loaded model, the Standard. Now sa dalawang models nito, may dalawang tiers pa sila. A regular one and a special edition. Pero more of aesthetics lang yung difference. Okay, let's get down with the specs. So sa body, gumamit sila ng mahogany, which is the standard for Les Pauls, at maple naman yung top, or yung tinatawag nating maple cap. As you can see, it has this very beautiful top, a veneer na flame, to give it that traditional Les Paul standard look. Now, this color is called Unburst. Para siyang sunburst, pero wala yung black sa gilid. I think mas makikita nyo yung flame dito sa isang brighter color nila. Ah yes, the Jade Green. Itong model na to ay special edition at quilted naman yung maple veneer nito. Ito naman yung Blues Breaker Standard. Solid colors yung top at wala itong maple cup. So pure mahogany yung body nito. So sa neck naman, parehas lang yung Deluxe and Standard. Mahogany neck, tapos Jatoba yung fretboard. Oh, ngayon nyo lang narinig yun, no? Ako din eh. Hindi, joke lang. Yung Jatoba wood, very similar siya sa rosewood. Teka, kukuha ko ng Gibson Les Paul. So this is a Gibson Les Paul Studio at naka-rosewood ito na fingerboard. Now, pagdating sa tone, mas may low-end ang rosewood at mas ma-mids naman ang Jatoba. Later, we will check this out sa benchmarking. Sa maintenance, as you know, ang rosewood, kailangan siyang lagyan ng oil or lemon oil madalas para i-maintain kasi madaling mag-dry yung kahoy na ito. Now, yung Jatoba ay mas porous kesa sa rosewood, kaya mas madali itong mag-dry, so mas madalas kayong magpapahid ng oil dito. Sa inlays naman, naka-trapezoid ito na mother of pearl according to their specs. Well, honestly, it's hard to tell if this is a real mother of pearl. Kailangan nating patakan ng acetone or sunugin para matest. Sayang naman. Well, let's leave that to luthier reviews. I'm not exactly a shell expert. Shout out to Miko. Now, sa frets naman, they decided to use traditional nickel silver with this one. Sa neck profile naman, I think maraming matutuwa dito kasi hindi chunky yung pinili nila. Although, meron palang ibang mga gusto na makapal yung neck. Anyway, this is very close to a slim taper D ng isang Gibson Les Paul. At also, isang maganda sa neck na ito ay meron siya nitong bump sa likod. Ayan. This is to reinforce the break between the headstock and the neck. Kasi prone talagang mabali yung mga Les Paul necks. Interestingly, this design can be found in the legendary Studio Lord ng Yamaha, which is a very famous lawsuit era guitar. Mm-hmm.
Dito naman tayo sa headstock, ang tuners nito ay Cluson style. Also, if you look closely, sa likod, meron itong maliit na butas para pwede nyong lagyan ng lubricant yung gear ng tuner kapag tumitigas na yung ikot. And finally, tingin ko maraming may answered prayers sa inyo dito. This time, RJ used a more minimalistic logo. We don't have the Guitar Man here, just the RJ logo and their own version of the Thistle. O yan na, yung mga lagi nagko-comment na palitan yung logo. Ayan, binigay na nila sa inyo. And also sa headstock inlays, kapag yung special edition yung binili nyo, Abalone na Mother of Pearl yung nakalagay dito. Na yung difference ng Abalone Mother of Pearl sa isang regular Mother of Pearl ay meron itong green rainbow tint. Okay, now let's go to electronics. Alnico 5 humbuckers para sa deluxe models at Alnico 5 P90s naman para sa mga standard. Sa deluxe models, meron na itong push-pull tone pots para sa coil split. This way, yung mga humbuckers ninyo ay pwedeng maging single coil to get a more open and twangier tone. Sa standard models naman, since naka P90 ito, wala nang coil splitting. Wala tayong i-split eh. Although it would be nice to have a phase reverse though. Okay, now let's do our benchmark test. We will use a Les Paul Studio with 498T and 490R pickups for this benchmark. And again, we will set the pickups to the same height, 364 sa bridge and 464 sa neck. Alright! Okay, so here we have our frequency spectrum graph for the neck and bridge pickup. Ang sample na ginamit natin ay rhythm section ng Stairway to Heaven. Yung white line ay yung Blues Breaker at yung red line naman ay yung Gibson Les Paul Studio. Okay, let's check out the bridge pickup and ooh, this is a really good curve to begin with.
Output-wise, nakakasabay itong Blues Breaker sa Les Paul Studio. Sa tone, it actually looks very similar. This is a Les Paul curve. Now, yung nagsiseparate lang talaga sa Gibson, and you will feel this when you try one, is the top end snap na makikita natin sa may presence region. Although dun sa far end ng presence, may boost din yung Blues Breaker eh. So hindi siya necessarily darker, mas mataas lang yung pitik niya. At sa Gibson naman, mas makapal yung pitik. Sa may peak attack region naman, may konting-konting overtake ang Gibson. Pero mas mararamdaman niya talaga yung difference na yun physically. Sa lower mids naman, less muddy ang Blues Breaker. Although sa Les Paul tone, if you are using a moderate amount of gain, yan din yung cream region. So mas creamy pa rin ang Gibson. Tighter ang tone ng Blues Breaker, but this also means you can step up your gain a little bit higher and magiging controlled pa rin yung tone nito. And then sa warmth naman, halos similar na sila. Generally, this is a really good curve for the Blues Breaker bridge. Sa neck pickup naman tayo, ito we get a mild dip sa output ng Blues Breaker. At sa tone, mas flat and darker ang Blues Breaker. I guess dito talaga nagsha-shine yung Gibson kasi yung neck pickup nila may character talaga ito eh. As you can see, there's a huge top end detail sa Gibson and also mas mataba yung low end nito. At pagdating sa pick attack, mas snappy pa rin. But alam nyo kasi itong 490R pickup is a really good pickup, so I think we can cut some slack for the Blues Breaker. Yung 490 AT, yung bridge, actually hindi ko gusto yung tunog niyan. I'm more of a 57 Classic or Custom Bucker guy. Now that is a homework for those who want to get into the Les Paul rabbit hole. I also did a benchmark para sa P90s. Let's compare the tone of the Standard and the Deluxe. Anyway, yung output ng Bridge P90 mas mababa kaysa sa Bridge Humbucker. At mas focus ito sa upper mids at top end. Sa may warmth and mud, mas relaxed ito. Sa neck pickup naman, mas may top end ang P90. You see that they both start with the same warmth, but the P90 opens up from note clarity hanggang sa may presence region. So I think the Blues Breaker Standard is also a very interesting option. And it's also cheaper. So for the standard models, ang price nito ay 15,000 para sa mga basic colors at 16,000 naman sa special edition. Ang ganda ng kulay ng mga special edition, grabe. Alam nyo, a really big kudos to RJ kasi in-step up talaga nila yung colorway game nila. And for the deluxe models, the starting price is 17,000 sa basic colors at 18,000 naman sa special edition colors. Again, yung basic and special edition colors, yung difference lang talaga nila is purely aesthetic. Pagdating sa pickups, sa features and everything, parehong-pareho lang. Alright, so that's the 2023 RJ Blues Breaker. Links in the description below para ma-check nyo lahat ng mga kulay na available. Sobrang dami nyong pagpipilian, so you will find the right one to match your style. As in, sa sobrang dami, meron silang dalawang klase ng white. Happy guys and welcome back sa Blues Breaker. Ako si Pax, hanggang sa muli, tugtog lang!